Yo, yo! What's up, mga kabuting-ting? Yan na, good morning sa ating lahat, mga kabuting-ting, at welcome back sa ating munting channel. Yan na, andito tayo ngayon sa ating lugar nga pala ito, Nay? Suba. Yan na, Barangay Suba. At meron ditong papatignan na washing machine. At ako ay nirekomenda lang ni Nanay Bing Gayo sa kanyang anak. At pasensya na nga pala kung wala akong upload kagabi, mga kabuting-ting, dahil maulan dito sa amin. Buti nga ngayon ay nagpakita yung haring araw. So tara, bababa tayo, mga kabuting-ting, at samahan niyo ako hanggang matapos itong video na ito. So yan, ha, ito nga pala si Nanay Bing Gayo. Yan, mega love shout out sa inyo, Nay. Kaway-kaway sa diha, Nay. Yan. So tayo ay bababa, mga kabuting-ting, para tignan natin yung washing. Ito ay wala pang kasiguruduhan kung ito ba ay ipapagawa or hindi. So dito ay bababa lang tayo. Ano nga pala ito, mga kabuting-ting, sakop ito ng asan po, ma'am? Ma'am, asan? Yun, lumagpas na pala tayo, mga kabuting-ting. Ito nga pala, mga kabuting-ting, ay sakop ito ng sugod. So yan, ito nga pala ay White Westinghouse. Ito daw ay hindi lang nagamit ng ilang buwan po, ma'am? Gusto mo sumali sa video natin, ma'am? Ayan, ayaw daw ni ma'am. Siya kasi ay isang teacher, kaya nahiya. Pero dapat hindi mahiya, ma'am. Lahat ba ito, ma'am, ay gumagana po or hindi? Lahat hindi gumagana? Ito parang gumagana, ito yun lang. Ah, yung washing lang. Ah, sige. So ayan, mga kabuting-ting, bago ko nga pala ito umpisahan, ay gusto ko lang i-disclaimer. Disclaimer lang po, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisahan na natin at ibababa ko lang yung aking gamit dahil hindi ko pa nababa. Nahog, ma'am. Yan, tayo ay kukuha lang ng gamit. Kuha tayong extension. Oh, ba't ito sumali? Mamaya ka na sumali. Ayan, ihanda ko muna yung aking mga gamit, mga kabuting-ting, at hindi ko nabibidyohan. So ayan, bali nakasaksak na yung ating extension doon sa medyo malayo-layo. At ito lang nilabas ko muna. So ito daw ang dryer ay gumagana, ang washing daw ay hindi. Narinig nyo naman siguro. Meron na ako extension, ma'am? Opo. Yan, una lang natin gagawin nito ay shout out, boss. Baka mahuhulog, ha. Pag nahulog ka, bahala kang cellphone ka. Yan, handa lang natin yung ating tester. Testirin lang muna natin. Yan, at on lang natin ito. At tapos, lagay lang natin ito sa OL. Yan. Kitang-kita. At kunin ko muna yung power cord nito. Yan. Sunod ay ikutin lang natin yung wash timer. Yan, wala tayong nare-reading. Tumutunog naman yung kanyang wash timer. So, saksak na lang natin. Baba lang natin yan dyan. Tapos, tanggalin muna natin ito. Tapos, bago pala natin isaksak yan ay tanggalin muna natin yung ito, yung mga tornilyo. Dito, mga kabuting-ting, ay fast forward lang natin yung pagtanggal ng tornilyo. At kung bago ka nga pala dito na napadpad sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung inyong pag-subscribe? So yan, tanggal na natin. Napakabago pa ng motor, mga kabuting-ting.
So dahil wala nang tornilyo yan, so ito ay ating ilawan lang natin. Parang ganun pa rin ah, kahit inilawan, madilim pa rin. Yan, saksak ko lang dito yung power cord at naka-on pa naman yung timer. Yan, wala tayong narinig na ugong. Yan, siguro wala kayong narinig na ugong dahil wala rin akong narinig na ugong. So, sunod lang natin gawin ay ikutin ko lang yung spin timer dahil sabi ng may-ari, ito daw ay gumagana. So, try natin. O, yan, gumagana nga yung spin timer. So, yan, tanggalin ko lang yung power cord dito at kukunin ko muna yung ating tester. At bago natin ito, ano, dahil may ano doon, masilaw dahil may araw, ilipat ko lang. So ayan, nalipat na. Ayusin ko lang yung aking tripod, parang tabingi. Ayan, pwede na yan. So sunod lang natin gawin, siguro ay mayroon ng tumingin nito dahil kung nakita nyo ay tanso na yung naka ano nya, nakatali dito sa ayan dito. Dumi ah. So sigurado ako na okay pa yung fuse nito at yung power cord dahil kung nakita nyo kanina gumagana yung spin dryer. So tingnan lang natin yung connection, yung sa motor. Kung ito ba ay motor ang problema dahil wala tayong narinig na ugong at wala rin tayong nare-reading sa ating tester kanina. At bahagya lang din natin dito na i-pass forward. So yan, ito na yung linya ng wash motor. Yan, ito. Tapos, testirin lang natin. Baba lang natin ng konti para kitang-kita sa mata. Tapos, pulupot lang natin yung kumo nito. Kumo nito ay kulay light blue. Tapos, ito naman yung reverse or clockwise or counterclockwise. Yan, wala tayong nare-reading. Kung nakikita nyo, wala ni kahit isa. Okay naman yung ating tester. Yan. So, ibig sabihin, ang problema nito ay motor. At kakausapin ko muna yung may-ari kung ito ba ay papagawa or hindi. So, yan, mga kabutingting. Bali, nagkausap na kami ng may-ari. Ang singil ko naman ito, mga kabutingting, ay 650. Kung hindi ko naman magawa, ay walang bayad. Saka lang sila magbabayad ng 650 kung magagawa ko. Pero ito ay, sabihin ko sa inyo, ito ay sa palaran lang pagkaganito. So, paliwanag ko lang sa inyo mga kabutingting, ang motor kasi dito sa amin ay nasa mga 1-2 or 1-2-50. Tapos, plus labor, gagastos sila ng 1-6. Ang singil ko lang nito, kung ma-repair, 650 lang. Pero ito ay sa palaran lang gaya ng sinabi ko. So, sunod lang natin gagawin ito ay tatanggalin ko lang yung lahat ng tornilyo paikot at hindi ko na ipapakita. Ang importante lang doon sa motor para ito rin ay hindi masyadong humaba. So, yan, mga kabutingting. Bali, nabaklas ko na yung motor at talaga namang pahirapan sa pagbaklas. Dahil kung nakikita nyo yung tornilyo, kahit pa W40 ang paliguan ng W40 ito ay wala na. Dahil, ayan o, loose thread na yung kanyang mga ulo at kinain sa kalawang. At ito pa, naputol na. Ayan o, dahil hindi na talaga maigalaw. So, pahirapan. So, sunod lang natin gagawin ito, mga kabutingting, ay tatanggalin lang natin yung apat na rimatse. At bago natin tanggalin yon ay tanggalin muna natin yung kanyang pulley. Para baka mamaya ay madisigrasya at mabasag at wala akong pamalit nito. Yan. Saka natin tanggalin yung apat na rimatse. At para matanggal yung apat na rimatse na yan ay gagamit lang tayo ng martilyo at saka concrete nail na nakaipit sa vice grip. At nasa inyo na kung anong inyong gagamitin. Pero ito yung aking pamamaraan. Yan, tanggalin lang natin.
At habang tinatanggal natin yung apat na rematch, mga kabutingting, ay gusto ko lang i-shout out yung ating mga silent viewers, organic viewers. Yan, miga-miga love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong walang sawang pag subaybay sa aking mga upload na video. Dahil kung wala po kayo, siguro ay baka hindi ko na po ito ipinagpatuloy. Kaya ako po ay taos pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. So yan, bali natanggal na natin yung apat na rematch. Yan, ayusin lang natin para kitang kita sa mata. Sunod naman natin gagawin ay yan, tanggalin lang natin at hugutin lang natin at medyo matigas, parang nag-stack up yata. Hindi naman siya kinalawang, kung nakikita nyo yung shafting niya, okay na okay, napakakinis. So ito, gaya ng sinabi ko kanina mga kabutingting, ito ay sa palaran lang pag mga ganito. Maigi sana kung mayroong isa na mayroon pa tayong nare-reading, ito kasi ay wala na. So ito ay bago natin halongkatin, ipapakita ko lang sa inyo ulit na ito ay wala talagang reading. Yan, power on lang natin. Baka isipin nyo ay daya, baga nyan. Dali ha. Para kitang kita, yan. Kumo nito ay kulay light blue. Kulupot lang natin sa isang test probe. Tapos ito, yan. Kung nakikita nyo ay wala tayong talagang nare-reading, yan. Pero may okay yung tester natin. Kung nakikita nyo or naririnig nyo ay nagbabaser. So ito ay halughugin natin kung ito ba ay magagawa. Kung narinig nyo naman kanina, walang bayad kung ito ay hindi magawa. Ganun ang diskarte ko. Kahit pa ako ay naglaan ng oras nito or nagtawag niyan. 'Yun ang aking pamamaraan ba. So ito tanggalin lang natin. Ito dahil wala itong power, titignan lang natin itong ewan ko anong tawag nito. Hindi yata, alam ko hindi daw yata ito fuse. O parang fuse na rin. Yan, ito. Ewan ko anong tawag nito. I-comment na lang sa mga nakakaalam dyan kung anong tawag dyan. At kung nakikita nyo, mayroon na ako nakita ditong napulbos. Yan, kung nakita nyo, yan o, nasa aking kuko. At so yun lang ang nakikita ko. Pero lahat naman ay walang reading. So halughugin natin to ng maigi. Siraan na rin naman ito, lalo nating sirain. At meron din ako nakita ditong putol. Ewan ko lang kung kita sa camera. Ito. Yan, ito naman yung kadugtong niya. Kadugtong niyan ay pwedeng lang para malinaw kung saan nga ba nakadugtong yan. Guntingin lang natin ito. Mahirap ah. Gamit lang tayo ng side cutter. Mahirap sa gunting. Yan. So itong nakita kong putol ay nakakabit yan dito sa kulay orange. Yan dito. Tapos itong mga nakita kong napudpod ay nakakabit. Ano yan? Ayan naman yung linya dito sa kulay dilaw. So kukuha lang ako ng toothbrush. Toothbrushan muna natin. So ayan, meron na ako ditong toothbrush. So ito yung nagpuputi-puti ay toothbrushan natin or yung nag-uumido. Toothbrushan lang natin yan. At sigurado may putol yan. Ayan o ito. Pero hindi pa naman siya naputol. Totally.
Tutbrasan natin, baka mamaya ay meron pa. Wala na, yun lang talaga. Ito. Yan. Tapos, meron ako ditong nakita. Ay, hindi pala. Ayan. So, oh, meron pa palang. Ay, ito nga. Kahit huwag na natin testerin yung fuse. Yan. Testerin natin. Ito ay meron na tayong marireading nito. Pupwedeng ito ay sinabi ko kanina, ito yung linya sa kulay orange, tong hibla na ito. Testerin lang natin. At bago natin testerin yan ay kiskisin mo lang natin sa yan gunting para magkaroon siya ng contact. Ito kasi ay aluminum. At ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit ito nangyari. Pag mga ganitong brand na White Westinghouse. Yan, on lang natin ulit yung ating tester dahil pinapatay ko ito dahil matakaw sa tawag niyan, sa battery. O yan. Tapos testerin lang natin yung kuhanin lang natin itong light blue. Ito kasi yung common at ipupulupot lang natin dito. Tapos testerin lang natin itong isang hibla. Yan, kung nakikita nyo ay mayroon na tayong nare-reading. Pero dito sa kulay dilaw, dahil hindi pa naman natin hindi ko pa naman ito nadugtong, yan, itong nasa, yan, ito, so hindi pa tayo dyan mag, ano, mag-tester. So, ako, dahil wala naman akong magnetic wire, so ito lang yung ginagamit ko, yan, simpleng wire lang, ito ay galing sa electric pan. So, balatan lang natin. Tapos, kiskisin muna natin itong hibla. Yung magkabilang dulo para maidugtong, para pag i-tap natin itong ating wire o yung pandugtong ay magkaroon siya ng contact. At pasensya na kayo mga kabuting-ting dahil ako hindi ako magaling magpaliwanag. Excuse me. Dahil hindi ko naman kasi ito pinag-aralan kung sabaga hindi talaga ako teacher nito. Pero si pero kung titignan nyo naman yung aking ginagawa, sigurado naman ako na ito ay inyong matututo kayo or maintindihan yung aking sinasabi. So ngayon dahil ito ay nakiskis na, yan kung nakikita nyo, puti. So ipupulupot lang natin ito at ipupulupot mo naman ito doon sa walang kiskis para mas matibay. Kasi kung ipupulupot mo diretso dyan sa may kiskis, wala ang tiba yun. Pupwedeng bukas makalawa ay masisira na. At kung magtatanong naman kayo kung ito ba ay magtatagal, ito ay magtatagal dahil ito ay subok ko na. Hindi ko ito ibabahagi sa inyo kung hindi ko ito subok. Dahil lahat ng aking ibinabahagi sa inyo na pagre-repair ay subok ko na. At sabi ko nga ay based lang sa experience. So ito ay ating hihinangin lang. Yan, tapos babalot lang natin ito at kukuha muna ako ng pambalot. So, ayan, ito na yung ating pambalot. Ito ay spaghetti. Ang tawag naman sa iba nito or kay Sir Robert Mandap, ang tawag nito ay cambric tubing ba yun? Nakakalimutin ako. At gusto ko lang pala pasalamatan si Sir Robert Mandap doon sa kanyang comment kung anong tawag doon sa pinakadugtungan sa basket at saka ano tawag noon doon sa spin ba tawag pala doon ay ano man tawag doon drying ano man tawag doon drying bucket coupling yun. Salamat Sir Robert Mandap ng Kaluukan. So itong kabilang dulo ay kiniskis ko din para magkaroon ng contact. So bago natin ito ano muna natin para yan. Tapos balatan lang natin ito. Tapos kukuha lang ako ulit ng spaghetti. Para yatang wala na. Ayan, ito na lang. Ayan, ito hindi na to spaghetti. Ito ay dito yan nakapasok pero yan ay na pinagpuputol-putol ko na dahil hindi naman ako gumagamit ng shrinkable tube.
So ito yung ipupulupot at ganun pa rin, ipupulupot natin doon sa walang kiskis. Shout out nga pala kay Feliciano TV at saka kay The PGB Lover Pan. Yan, mega love shout out sa inyo, sir. So ito yating hihinangin lang ulit yung ating dinugtong. Ayan. Tapos saka naman natin na ito testirin. Ayan, kung mayroon na ba tayong matitestir lahat. Yan. Pulupot lang natin yung isang test probe. Tapos itong orange, ito yon, yung isang hibla natin istiro kanina. So dito naman tayo sa dilaw. Pero hindi pala naka-power on dahil pinapatay ko nga, loko ka tinga. Yan, nakalagay sa OL. Wala pa rin tayong nare-reading. Kung nakikita nyo. So ito ay baybayin lang natin dito. Baka mamaya ay patid rin. Ayun, patid nga. Ayan. Ayan o, kita nyo. Pero pwedeng ako ang nakapatid yan. Pero dito natin malalaman yan. Kung ako ba ang nakapatid or patid na ba talaga yon. Ito ay ating kiskisin lang. Ayan. So ito yung linya sa dilaw. Ito naman yung kulay orange. So dito natin malalaman ngayon kung yan lang ba ang problema niya. So ito yung ating testirin lang. Pulupot na lang natin para walang daya. Yan. Ulitin ko, itong linya nito ay ito yung para sa kulay dilaw. Yan, mayroon na tayong nare-reading kung nakikita nyo. Ito naman ay sa kulay orange. Yan. So, okay na. Kaso namatay yung aking tester. Pero ayan, ay okay na. So, yun lang yung problema, mga kabutingting. Ako kasi ay hindi ako basta-basta na nagpapabili kaagad ng motor. Dahil ito naman ay subok ko na. Ito ay matibay. Maliban na lang kung sunog, ay siguradong wala na tayong magagawa dyan. At kulay itim pa yung kanyang wire, mahirap ihinang yan. Tapos yan, tanggalin din natin ito, putulin lang natin, tapos balatan lang natin yan. Ito medyo maganda pang loob nito, ito wala na, putol tayo banda dito. Yan, pwede na yan. Tapos hindi pa tapos, puro katapos ting. Ayan, tapos putulan natin ito ng bahagya. Gaya ng sinabi ko kanina, mga kabutingting, ito ay sa palaran lang. Maswerte kapag, maswerte kung magawa. Pero pag hindi naman, sayang lang yung oras. Pero ako ay nakikipagsapalaran. Dahil mahilig naman ako makikipagsapalaran talaga. Sabaga, swertihan lang. May kasamang dasal na sana ay magawa. Para may pambiling bigas. So yan na. So itong asa na yun. So itong linhibla na ito at ito, ito yung kulay orange, ito yung kulay dilaw. Pwede yan siya magkabaliktad, mga kabutingting, walang problema yan. To, ito yung sinabi ko, orange, lagay natin to sa orange dito. Tiin lang natin, tapos pupulupot naman natin ito dito sa walang kiskis. Pero ayusin lang natin pag kiskis para sigurado magkaroon talaga ng contact. Ayan. Tapos saka natin ipupulupot dito sa walang kiskis para mas matibay. Ayan. Tapos ayan ay ating hihinangin.
Yan. Ito yung kulay orange kanina. Itong hibla na to, pero ang nilagay ko ay dilaw. Gusto ko lang patunayan sa inyo na ito ay walang problema kahit ayan ay magkabaliktad. Balutan lang natin ito ng tansyo para mas maganda. Putol pa. Kasi pagka hindi mo ito babalutan ng tansyo, ito kasi ay hindi didikit dahil aluminum. Kaya babalutan mo ng tansyo para pag hinangin mo ay mahihinang. Pero kung wala naman kayong hinang, pag mga ganito ang problema, pwede naman walang hinang yan, magkakaroon ng kontak yan. Yun nga lang, hindi ako sigurado kung ayan ay magtatagal. Dahil ako kasi ay talagang hinihinang ko yan. So ayan, nahinang na natin lahat. So ito ay gaganyan lang natin. Tapos ganun din to isa. Tapos ito ayusin lang natin. Tapos gaganyan lang natin yan. At siguraduhin nyo pag nagtali kayo, hindi nyo mapapatid yan. Dahil pag napapatid nyo yan, sigurado backlash na naman kayo. Pero yun ay hindi mo maiwasan. Kailangan lang pagka tawag niyan, pag nagtali, pag itatali niyo na ay kailangan lang na kunting pag-iingat at silipin niyo na lang dito. Yan, kung mayroong pagtali niyo ay baka mamaya may putol. Katulad nito, ayan. Pag ipapasok mo yung pantali diyan, sigurado mapuputol 'yan. So igaganyan mo lang 'yan siya. Oh, ayan. Tapos balik mo na lang mamaya. So itatali na natin 'yan. So yan, so ito ating itatali na. Ano kaya kung hindi ko na to i-share sa inyong pagtatali para hindi na masyadong humaba itong video na ito. Dahil mahirap din magtali. Hindi naman mahirap magtali, yun nga lang, medyo mapapatagal ba. Ayusin lang natin yung wire. Yan. Sige, pakita ko na lang. Magulo ka tinga. Ano ba talaga, ipapakita mo o hindi? Yan. So tatali lang natin. So dito mga kabutingting ay bahagya lang nating i-fast forward yung pagtali. At habang ayan ay ating itinatali, ayan ay mayroon lang tayong i-shout out. Yan, Miga Miga Live shout out. Roland Pakabis, Abin Grandi, Jose Barito ng Lucena City, Niles ng San Miguel Bulacan, Ray Francisco, Joe Ryan Santos, Cesar Plistado ng Gubat Sorsogon, Ferdinand Lupis, Charlie Cantar ng Tansa Cavite, Igay Ilupri ng Quezon City, Manuel Mahadukon, JB Rito ng Bicol Naga City, Florindo Isidro at ng kanyang asawa na si Violeta Isidro ng Marikina City. Yan, Miga Miga Love shout out po sa inyo, sir, ma'am. Rex Mens, Mystery People, John Diamante, Manik Kabadin. At shoutout ko lang din si Sir John, Edgardo Dato Jr. Talabira, at si Ma'am Malin Lucano at yung kanyang asawa na si Michael D. Lucano Jr. Yan, Miga Love shoutout po sa inyo. At shoutout ko lang din yung aking mga kaibigan sa YT. At konti lang naman ito. Yan, Miga Love shoutout, Liotic TV, Mayeng Tech PH Official, Pix and Review, Lex TV Official, Manong Lakay Channel, Sunflower Journeys, Bibs PH, Fantastic PH, Pinay in Kiwilan, Rap Mix TV, Kerry Mendoza Vlogger, Mga Igsoon Vlog. Yan, Miga Miga Love shoutout po sa inyong lahat. At ito lang muna yung ating mga i-shoutout ngayon. So yan na mga kabutingting, natali na. So
So bago natin ito i-assemble ay tester lang natin ito ulit. Baka mamaya ito ay mayroon tayong napatid. Tanggal kabit na naman tayo nito. Yan. Common ito ay kulay light blue. Balik-balik ka tinga. Tingnan natin kung ito ba ay okay. Yan, mayroon tayong nare-reading. Yan, mayroon din. So ito ay good na. Kung nakikita nyo, hindi masyadong magkaparehas. Pero ayan ay walang problema. Doon natin malalaman yan, doon sa actual, kung ito ba ay okay. So siguro yung pag-assemble nito ay hindi ko na ipapakita. So ayan, naibalik ko na yung apat na rematch eh, mga kabutingting. At sa tulong dito sa bata na ito, ayan, mega love shout out neng. Anong pangalan neng? Nahiya man. So ito ay ating ibabalik. At mahirap pagka mag-isa lang, mga kabutingting, wala tayong alalay. Pero ibabalik ko naman to kahit ako lang mag-isa. Pero nabasag na yung aking pinagpapatungan nitong motor. At hahanap pa ako ng iba. So ayan, so kukunin ko lang yung kapasitor. Bago natin ito iti-testing, ito ay tatry muna natin kung ito ba ay okay na. Kahit hindi na pala. Dito na lang. Ayan. Ayan. Wirings lang natin. Para hindi na natin tanggalin yung kapasitor. At mukhang nagbabadya ang ulan, mga kabutingting. Ayan. Tapos, itong dilaw. Tapos ayan, na-wirings ko na yan, mga kabutingting. So ikutin ko lang yung timer doon sa yun, wash timer. Ayan, nakaikot na yung wash timer. So kukunin ko lang yung power cord. At kaguwang natumba pa, nasagi pa. So saksak ko lang dito yung yan dito. Tapos tignan nyo kung iikot na ba. At pakinggan nyo kung mayroon bang ganitong tumunog. Pag ganyan, mayroon kayong maganyang marinig, mga kabutingting, ayan ay may problema ang motor nyan. Huwag nyo na ipilit. So tingnan natin. Nakasaksak pa ba, te? Hindi na gumana, mga kabutingting. Bakit kaya? Kahit ugong ay wala. Hindi lang ha. So ayan na, mga kabutingting, umikot na. Dahil yung timer pala nito ay mayroong shockmatic. Yan ay okay, ano, nakikita nyo. Okay na sa all right at wala kayong narinig na yung sinasabi kong ganyan. Kanina ayaw lang umikot dahil itong timer, yan, napasobra ko dito sa 15. Ito kasi ay may shock, ayan o. Or shock dito sa nakalagay dito sa washing na ito, sa sharp naman ay babad. Para maintindihan. So ito ay okay na. Ulitin natin. Saksak ko lang dito yung power cord at tignan nyo yung motor. So, ayan o. Antayin lang natin mag-reverse. Ayun, mag-reverse. So ibig sabihin, itong motor na ito ay good na. At ang problema lang nito ay yung motor at wala na akong ibang pinalitan nito. Siguro yung pagka-symbol nito dito ay hindi ko na ipapakita. Dahil para mabilis, dahil kung makikita nyo yung kalangitan ay parang nagbabadyang uulan na. Siguradong maabutan ako ng ulan nito kung ibabahagi ko pa sa inyo yung lahat ng pagvideo. So yan, mga kabutingting, na-symbol ko na. At kung nakikita nyo ay nakapag wirings na rin ako. Hindi ko na dito ibinahagi dahil ito ay napakadali lang naman. Susunod nyo lang sa magkaparehas na kulay. At yung sinabi ko kanina, mga kabutingting, na
Siguro ang naging dahilan nito sa pagka madaling nasira dahil ito naman daw ay bago pa. Kung nakita nyo, ayan o, balot pa sa plastic. Yan, kung nakikita nyo, ito ay bago pa. Pupwedeng ang naging dahilan nito, mga kabutingting, dahil kung nakikita nyo yung motor yan, yung wash motor niya ay lubog. Lubog talaga. At itong kanyang paa ay maiksi. Dapat ay ipinatong ito or dapat matawag niyan. Ipinatong ito ng tumaas para yung motor ay hindi delikado talaga. So yun lang. Yun lang yung nakikita kong paraan. Pero ito kasi ay aluminum. Pupwede rin talaga yan. Ayan ay nag-uumido talaga pagka aluminum. Dahil ito naman kasi ay hindi tansyo. Dahil kung nakita nyo kanina ay ano, ang tawag niyan. Oh, sira pa pala itong ungas na to. Yan, ito ay lagyan ko lang ng electrical tape at hindi ko na ipapakita yung pagbalot dahil umula na, mga kabutingting. Kagwang. Lagutan na ng ulan. Ayan, naka-electrical tape. So, ito yung babalutin na. At pinakita ko lang sa inyo, baka isipin nyo ay binalik ko ito. At talagang umula na. Buti na lang ay bago umulan ay nakakita na ako ng customer. Kung nagkataon, wala na naman akong upload. Ito mahirap pagka tag-ulan dahil di ka makahanap ng customer. Pero pag huminto itong ulan ay maghahanap pa ako ng customer kung hihinto kagad. Bagyan lang natin ito ng cable tie. Paiksi itong aking cable tie. Pagdugtungin lang natin. Ayan na. So ganyan lang mga kabutingting. At hindi ko pa pala nailagay yung kanyang pan belt. So pan belt naman ito mga kabutingting ay okay pa yan. Hindi ko lang ipakita. Basta yun ay makapal pa. Dahil sabi ko nga ito ay bago pa. Ayusin lang natin yung hose. Sunod. Ma'am, tingnan nyo muna dito, ma'am. Yan, ito ay ating isasaksak na. At siguro, tapos na pala yung timer. So, ito ay ating isasaksak lang. Pwede ka na video, ma'am. Okay na to, ma'am eh. Ayan, ito yung may-ari, mga kabutingting. Si ma'am, anong pangalan po nila, ma'am? Lynn. Ha? Lynn. Ma'am? Lynn. Lynn? Ayan, si ma'am Lynn. Dapat siya ay tawaging ma'am dahil teacher talaga. Tama ba, ma'am? Ay, hindi ba? Sabi ni nanay teacher. Ay, hindi daw. Nagkamali pala ako, mga kabutingting. Kaguwang. So, ito yung ating i-on lang natin at nakasaksak na yan. At tignan natin kung ito ba ay umandar. Ayan. Nakikita nyo, ay okay na. Tagal mag-reverse. Lagay lang natin sa heavy para mabilis. Ayan. Tignan natin. Kung ito ba ay mag-reverse kagad. Ayan. So, okay na, ma'am. Ma'am Lynn. Napagkamalang teacher. Sabi kasi ni nanay, ma'am eh. Kaya, ayan. So, ito ay okay na, mga... sige. Testing natin yung spinner, ma'am. Dali. Hindi kasi... Hindi ito andar pagka ito ay... Ayan. Ayan, okay rin yung spin niya mga kabutingting. Pwede na maglaba. Pwede na daw maglaba, sabi ni ma'am. At maraming salamat kay Nanay Bing. Anong apelyido na ma'am? Gayo. Ha? Nakalimutan ko mga kabutingting yung apelyido ni Nanay, Gayo pala. So ito ay okay na mga kabutingting. At hindi ko na ipapakita yung paglagay doon ng takip. Madali na lang din naman yan dahil umuulan na. So yan, dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan mo itong video na ito mga kabutingting, pwede bang palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para manotify ka pag mayroon akong mga i-upload na video. Yan, bye bye na po. At laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.